Ipinasya ng hukumang ito na ang pag-aaruga at pagkalinga sa batang si Teresa Monter ay ipagkaloob sa kanyang inang Siginang Maria Teresa Saragosa Monter. Gayun din, ipinasya ng hukumang ito na bigyang karapatan ang ama ng bata na si Ginoong Alex Monter na dumalaw sa kanyang anak o madalaw ang kanyang anak makalawang beses isang buwan o sa gaano mang kadalas na pagkakataon na ipahintulot ng ina. Tingnan mo, pangkista yan. Meron niyang shades. Ganda? Oo, mami, ganda. Meron pang isa. Eto, nakabikini pa yan. Ang cute niya, no? Di ba? Bango. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Love. Mami, love pa ako ng daddy? Siyempre, mahal ka ng daddy mo. Bakit hindi niya ako binibisita? Bibisitahin ka rin noon. Kailan? Next week. Kailan next week? Ang dami-dami mo namang tanong eh. Sige na, good night. Close your eyes. Ma, ang mga gamot ninyo. Magmula nang mamatay ang papa ninyo. Ikaw, si Maita at si Yeye, kayo na lamang ang tanging kayamanan sa buhay ko. Salamat, Jenny. Alam mo, Cielo? Ano? Itong mga huling buwan na pinag-aawayan namin ni Alex si Yeye sa korte, maaring naloka na siguro ko kung wala kayong dalawa ng mama. Shell, maraming salamat sa tulong at suporta mo, ha? May choice ba ako? Kapatid kita. Gaga, may mga kapatid din na salbahe. Ate, basta ako, pag nag-asawa ko, gusto ko yung panghabang buhay talaga. Oh, yung parang ikinasal ako sa langit. May mga anghel pang nagkakantahan habang Cielo, 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 paano mangyayari yun? Eh kung mag-boyfriend ka, sampu-sampu, para ka nagsha-shopping. Hindi ka na nga makapag-aral. Anong hindi? Next sem, dodoblihin ko pa nga yung mga units ko sa accounting na makagraduate ka agad para rin makatulong ako sa inyo ng mama. Ang sabihin mo, kaya gusto mong graduate ka agad para makapag-asawa ka. Siyempre, nasa una ng listahan yun. Cielo, serious ha? Huwag na huwag ka magkakamali sa pagpili ng mapapangasawa mo. Huwag na huwag mo uulitin ang pagkakamali ko. Ano ba talagang pinaghiwalayan yun ni Alex? Guwapo lang siya. Hindi siya magaling sa kama. Doon lang siya magaling. Eh bakit iniwalayan mo pa? Baka matuyot yan. Parang palagi niya akong sinasakal. Diba masarap yun? Gaga, ang ibig kong sabihin, gusto niya sa bahay lang ako. Kontrolado niya. Pasarap ng pasarap? Ayaw niya ako magtrabaho. Di lalong masarap. Ikaw talaga. Gusto mo ba yung nasa bahay ka lang? Eh di, natuyot naman ang utak mo. Eh bakit gugustuhin mo ang utak mo? Eh basa-basa. Can you imagine your brain dripping wet, no? Ay nako ate. Saan ka pa makakahanap ng lalaking kasing gwapo ni Alex? Ang linis-linis. Ang bango-bango. Sigurado ngayon, 3,000 babae nang naghahabol sa kanya. Sa kanila na. Kung gusto nila ng isang macho na kukontrolin sila, yung wala silang gagawin kundi puro yes sir, yes sir. Ay naku, they can have Alex. Okay lang siya mga anak. Anytime na raw, boss. Sige, panik tayo sa opisina. Hi sir, ang yes? Naman nyo nasa 4-3. Thank you. Susan, gawa mo nga ako ng cheque, 6,000 pesos, para kay
Maximo Sugayo. Okay, tapos kunin mo sa personal account ko, ha? Yes, sir. Okay. Sir, bukasan nyo na lang ho sa sweldo ko buwan-buwan. Naku, hindi na. Regalo ko na sa'yo. Salamat ho, sir. No problem. Hello? Alex, ang apo ko. Kunin mo, agawin mo, nakawin mo. Tita, yung shipping para sa Germany. Maita, si Alex na sa baba. Ang daddy! Thank you. Daddy! Hello, baby! Uy! Daddy, mahal mo pa ba ako? Aba, siyempre, anak. Eh, bakit hindi mo na ako binibisita? Eh, marami pang trabaho ang daddy eh. Ako, mahal mo ako. Oo! Oh, love you, love you, love you, love Hi. Hi. Alex, si Bien Rocha, bagong export manager namin. Kagagaling lang niya sa States. Hi. Maita, yung po siyang tela kailangan sa taas. Okay. Maita, Alex. Excuse me, ha? Oh, sige. Anong oras mo ibabalik si Yeye? Dinner time. Maita, bakit? Siguraduhin mo lang babalik mo sa akin si Yaya ng dinner time, ha? Yaya, lalakad na kayo ng daddy mo. Mami, mami, sama ka! Hindi ako pwede. Marami kong trabaho, na. Eh. Huwag na. Mami, kayong dalawa please. Na lang ng daddy sige mo, na, ha? Iha? Maraming ginagawa okay? Ang mami, ha? Halika, kiss. Love you. Love you too. Mahal mo ko? Oo. Talaga? Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Dinner time, ha? Alam mo, Maita, walang kabuluhan ng buhay na to kung nabubuhay ka na mag-isa. Lahat tayo kailangan natin ng kasama, katulong, ng kasangga sa buhay na to. Ikaw, Maita, kailangan mo na isang lalaki na mag-aalaga sa'yo. Na makakaintindi sa'yo. Na magpapaligaya sa'yo. Isang lalaki na magbibigay sa'yo ng pagmamahal at katahimikan. Meron kang anak at kailangan niya ng bagong ama. Narito ako. Para sa'yo. At para sa iyong anak. Maita, mahal kita. Magiging mabait ako para sa'yo. At para sa iyong anak. Hindi pa magaling ang sugat ko. Pambayad sa taxi ko. Ha? Hi, Ma! Ma, nalakad na ho ako. Ate, saan ka pupunta? Susunduin ko si Yeye. Si Mama masama ang pakiramdam. Bigay mo ng gamot, ha? Ha? Oh, Maita? Si Alex po. Nagpunta na sa States. Sa Amerika? Ano bang ibig sabihin ng States, hindi ba Amerika? Kailan? Kaninang hapon. Si Yeye. Ay di sumama. Wala kayong habag. Para kayong hindi naging ina. Bakit nilalayo ang anak ko sa akin? Mga salbahe kayo.
kayo at si Alex, tinadaan yung lahat sa pera, sa yaman nyo, lalo na kayo, Mama. Nung mag-asawa kami ni Alex, hindi nyo matanggap na meron ng ibang mahal ang anak nyo. Kaya hindi kayo natigil hanggat hindi kami magkahiwalay. Tapos ngayon, ang anak ko. Bakit ba napakasakit sa inyong makita maligayang ibang tao? Maita, hindi lamang ikaw ang ina. Ako rin. Marunong din akong magmahal. Kung gaano ko mahal si Yeye, ganun din ang pagmamahal ko kay Alex. Sino ngayon sa ating dalawa ang mali? Kayo, wala na kayong ginawa sa buhay niyo kundi mang-agaw. Mang-agaw ng karapatan ng kaligayahan ng lahat. Bakit biglang-biglang naging isang ulirang ina ka? Nung magkasama kayo ni Alex, mas interesado ka sa iyong profesyon kaysa pamilya mo. Hindi totoo yan. Maita, totoo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Magkikita tayo muli sa korte. Ididimanda ko kayo ng kidnapping. Thank you.